Mukhang sunod-sunod na ang mga nagpapahiwatig na sila ay tatakbo sa susunod na eleksyon sa kolaborasyon at pagsasanibwersa ng mga loyalista at ng mga kamping kadilawan. Nariyan sa Senate President Chis Escudero na gusto ngang sundan ang yapak ng dating Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. Maging ang inilalako ngayon ng nadisbar na abogado na si Larry Gadon. Aniya, ilalampaso daw ni Lenny Robredo si Vice President Sara sa 2028 elections. At ngayon naman ay lumabas sa kanilang mahiwagang baul ang post nga na ito ng Facebook page na nagngangalang Kumarites. Para ba naman kasi may nakalagay na suggested for you. Mukhang maaga na rin ang promotion. Isa-isa na nga nilang ipinakikilala ang dating mga dilawang talunan. Tila nga daw isa na itong panimulang hakbang ng dating DEAJ Secretary Marrojas. E ang tanong, iboto pa kaya muli siya ng taong bayan? Duterte brings people together. Isipin mo, dahil kay Duterte, nagtitirahan na ngayon sa ang mga Talyanista at Dilaw Pink. Kailangan ng Talyanista ang tulong ng mga Dilaw at Pink para pagtulong-tulungan si Duterte. Cooperative naman ng Dilaw at Pink kasi kailangan nila ang resources ng gobyerno na ibinigay sa kanila ng mga Talyanista kapalit ng tulong sa atake sa mga Duterte para makabalik sa pwesto. Sa makatweed, ang Dilaw at Pink na pinulbos ni Duterte noong 2016 hanggang 2022 ay pilit na nire-resuscitate ng mga Talyanista. Ang kabubuhan ng Talyanista dito kapag tagumpay nilang nire-resuscitate ang mga Dilaw at Pink, sabay sila ng mga Duterte na ibabaon sa lupa ng mga ito. What can I say? Sa pabubuhan sa Pilipinas, ang pinakabobo sa lahat ay ang mga Talyanista, dala siguro ng pagdudroga. Serious post, alam ng Dilaw o Pink na wala na sa 2028 ang mga Marcoses. Hindi boboto ng Marcos candidate ang taong bayan, dala ng katamaran at pagkawalang silbi ni Bongbong Marcos. Pero kailangan ng mga Dilaw at Pink ang resources ng pamahalaan para magkaroon sila ng tsansa sa 2028. Ang problema lang nila ay kung makakahanap pa sila ng kandidatong katanggap-tanggap sa publiko sa 2028. Ang second option nila ay pagpapatuloy ng 2022 strategy nila. Patira ulit sa sa kontra Duterte candidate nila sa 2028. Malamang si Tulpo. Kagaya na nagpatira agad sila sa kay Adik pagkatapos na pagkatapos matalo ni Boba sa eleksyon. Kung di sila makakabalik sa 2028, makikipag-mm lang sila ulit kagaya ng ginagawa nila ngayon hanggang magkaroon ng tsansa sa 2034. Nakita na natin nitong 2022 to 2024 hanggang 2028 na ito malamang na walang dignidad ang Dilaw at Pink. Kapangyarihan lang ang habol nila. Kung kailangan makipag-mm sa mga Marcos, gagawin nila. Huwag lang makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kaya doon sa hindi pa rin naniniwala sa Marcos at Dilawan o Pink kontra sa mga Duterte, wala nang ospital para dyan mga boss. 2022 pa lang, kisikitang-kita na ang mga galaw ng mga Marcos at Dilawan o Pink sa simula pa lang. Walang gustong maniwala kasi ayaw nilang tanggapin na nabudol sila. Hanggang ngayon, meron pa rin nagsasabi na hindi sila nabudol. Mahirap yung sa harap ng matinding ebidensya ay in denial pa rin. Baka di kayanin ng ospital yung sakit na yan. But wait, there's more. Kapag nakabalik ang mga Dilaw at Pinks sa 2028, malabo, o 2034, sigurado akong di na nila kakailanganin ng mga Talyanista. Kasi kailangan ng Talyanista ang Dilaw at Pink laban sa mga Duterte. Pero kapag naupo ang Dilaw at Pink, tablado parehas ang mga Talyanista at mga Duterte. Hindi nakikita ng mga Talyanista ito. Ayaw nilang tanggapin. Kasi puro nga lutang ang mga ito. Adik kasi ang idolo kaya umaasta na rin silang adik. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon ang kababayan ni Romualdez sa mga trapong politiko na ngayon ay kaalyado na ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang full video reaction ni Waray. Panoorin natin. Sino ka ba talaga
Oh, sino ka ba talaga? New Senate President Chase Escudero. Ikaw ba yung mamahalin ng mga Pilipino dahil kakampi mo sila o isa ka sa mga kaiinisan ng sambayanang Pilipino dahil magpapagamit ka sa gobyernong ito? Diba? Maganda na rin na ikaw ang naging Senate President kaysa doon sa naghahangad ng posisyon na si Jinggoy Convicted Estrada. Diba? Pag pinalusot mo ang PIPATIB, ibig sabihin, may ipinangako sa iyo ang gobyernong ito. Pero pag hinarangan mo, ang People Initiative, isa ka sa magiging choice selection ng mga tao, ng mga Pilipino sa darating na 2028 elections. Ano ba ang gagawin mo, di ba? Alam naman natin na ang prinsipyo mo ay matatag. Pero para saan? Para sa pera o para sa taong bayan? Dahil alam naman natin na hindi na makaungos sa survey o sa rating ang mga choice selection para sa presidential election ngayong 2028. Biglang nawala yung hearing ng PCSO, 'di ba? Isa ito sa mga ikinadidisappoint ng mga tao, kaya hindi makaangat ang rating mo, Senator Rapi Tulpo, dahil isa ka rin naman sa mga choices daw ng mga Pilipino para sa 2028 presidential election. Kasi mukha appointed ang mga Pilipino at lalong-lalo na ang palasyo sa mga desisyon na ginagawa ni Martin Romualdez, di ba? Alam naman natin na Sir Martin Romualdez ay masyadong gastador sa pera ng taong bayan. Ayuda dito, singit doon, di ba? Kaya mukhang hindi ito pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Masyadong waldas sa pera ng taong bayan. Sa bagay, kita naman yan. Ano ba ang narating ng distrito natin sa Leyte after ng Yolanda? Bumulusok yung pera. Saan napunta? Ano bang klase ang Leyte? Ano bang klase ang District 1? Wala. Walang kaklas-klas. So, kahit yung mga kababayan natin, Martin Romualdez, ay hindi ka choice as a president in 2028 election. Sa tingin ko, mas magandang pambato ngayong 2028 selection sa presidential election ay itong si Senator Chase Escudero as new Senate President. Kasi diba, ito na lang talaga yata ang pag-asa ngayon ng administrasyon na uupo para maging kalaban ni BP Sara. Sa tingin nyo, mga kababayan, mga followers, sa tingin nyo ha, ano ba ang magiging role nitong ating new Senate President dito sa gobyernong ito? Ito ba ay magiging trapo o mapapakinabangan ng mga Pilipino? Diba? Kasi hindi naman natin ito masyadong kilala. Hindi ito masyadong maingay si Senator Chase Escudero. Pero ito ay matalino. Alam natin yung stand nito at prinsipyo nito. Pero dalawa lang to. Pwedeng magpagamit sa gobyerno o pera-pera lang. Ganun lang ka-basic yan. Huwag na tayong mag-isip. Sabihin nyo na lang kung ano ang opinion nyo. Ano ang masasabi ninyo, mga kasweet, sa pagpapahiwatig ng mga dilawang politiko na tatakbo sa 2028 upang kalabanin lamang at hindi makapasok si Vice President Sara bilang Pangulo ng Bansa? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutan i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.